morning. Ito, papunta kami sa farm. So, gusto sana namin ipakita sa inyo kung ano yung mga pinadaanan namin, ano yung mga para paano kami makapunta sa farm. So, galing kami dito sa Nuvali. So, magandang umaga sa inyo lahat. Kasama ko si Tupac. Ang, good morning po sa inyo lahat. Nahiya pa si Tupac, ha? Saka si Elboy. Good morning po. Ako nga pala ang kanang kamay ni Poster. Saka bodyguard. Bodyguard. Pag may sumubok na atang kain, bugbog sarado talaga. Dito. So, nandito kami sa ano ngayon. Bali ito, part ng palabas Santa Rosa. So, ang mga dadaanan namin bayan, paglampas namin ng ano is Santa Rosa and then Cabuyao. Tapos Calamba. Then after Calamba, Los Banos. Ay, gumagalaw ah. Los Banos and then Bai. And then Victoria. Tapos nandun na yung sa mga kabilang side din na yung papuntang Kalawan, papuntang San Pablo, papuntang Nagcarlan, papuntang Liliw. Pero kami, pagkatapos ng Victoria, Pila, Santa Cruz, then Pagsanjan, then Lumban, then Kalayaan, then Paete, Pangil, then Famy, and then Siniloan na. Pero pagpunta sa Siniloan, papunta kami sa upland, nasa boundary kami ng ano, ng Real Quezon. So, yung barangay namin, ano yun eh, in dispute sa Quezon and Laguna. So, yun yung ano. So, dalawa yung barangay namin dun. Barangay Liabak, pero Laguna and Quezon. So, ang kagandahan dun, dalawa yung ano. Dalawa yung maraming tanod, maraming nagbabantay. So, Tupac, gano'ng katagal ka na na ano, nandito sa akin? Ano po yan eh? Pagkalaro yan, dalawang bata na yan. Bata pa si Tupac. Biglang lumaki. So, okay ka naman, masaya ka naman. Ay, ikaw, Hellboy? Opo, masaya po. Hindi ka marinig? May ipis ba sa likod? Ha? Elboy, pakita mo, pakilala mo si ano, pakita mo si Bjorn. Tulog ba? Oo po. Pakita mo nga si Bjorn. Ayan si Bjorn, tutulog ba? Ay, hindi, gising. Ngayon, bawat ano, each part of the town na dadaanan namin, yung mga gandang town ng Laguna. So, sama kayo sa biyahe namin. Ito ba? Ah,
naglalaga kami ng itlog para merienda namin habang papunta sa farm. Nagtutak, pakita mo yung ano. Ito na tayo sa Cabuyao. Tignan mo yung ano. Okay. Lumalampas na po kami sa Cabuyao. Tapos ang Cabuyao, Calamba na po. Balik mo sa atin. Ganun lang ha. Habang ano, and then nandito kami, iaano mo. Papakita mo yung ano natin, yung art. From SLEX, ito liliko na. After yung maraming toll gate, and then this one, pagka dumiretso ka, papunta ka ng Batangas. O kaya tayo dumaan. Kaya lang, pag sa Batangas tayo dumaan, din na natin madadaanan si ano. Si Suke, bibili tayo ng ano eh. Bibili tayo ng punla. Tulog na ba yung kasama natin sa likod? Balik mo na nga yung ano, ikot mo na. Ayan, tulog na ba si ano, si Hellboy? Hindi pa. Ha? Hindi pa. Ba't humina boses mo? Si Bjorn pala ang tulog dito. Ba't humina boses mo? Ayan, so sana nag-i-enjoy kayo dun sa ano namin, sa mga uploads namin, sa mga yung mga content na inilalabas namin. Yung paggawa namin ng natural pool sa forest, yung kitchen namin, ano na, 95% yung off-grid kitchen, and then yung papaya farming, yung sili farming, calamansi farming, lemon farming, tapos yung aming mga stingless bee, yung pagkuha ng honey and propolis, ano pa ba yung mga nakatanim sa atin, tupak? Lemongrass, basil, ano pa, tupak, lettuce. Ano ka? Ako lang naman. Sili po, boss. Oh, yun. Sili. Sili. Oh, ano pa? May premyo, ha? Bawat masabi, may 50 Arugula. Pesos. Oh, galing. 50 pesos na, ha? Nadalian na ako ng 50 pesos, ha? O, tupak. Marami kaya tang pera, eh. Basil. Tapos, nasabi na ba natin yun? Ano pa yung mga iba natin? Yung mga nakatanim doon? Kamote. Kapag ako nakasagot, bibigyan nyo rin ako si kwenta. Ano yun? Amoy itlog o amoy utot? Itlog. Yan. So, meron din kaming mga gabi. Meron din kaming mga yung mga pang-decoration ng plants, yung ano, green line, saging na saba, saging na ano. So, and then tsaka mag-ano ako yung ilaano namin yung ano, magla i-document ko yung ano, kasi now I've gained so much ano eh, dahil nung sa mga pandemic and then yung stress sa trabaho, so nag-gain ako ng ano, nag-gain ako ng malaki. So now I'm 210 pounds.
So, mabigat. Laki-laki ng tiyan ko. So, nag-start na ako ng ano, dinodocument ko yung 90-day challenge. So, most of the food na kakainin ko are from the farm or yung produce namin. So, si Tupac ang ano. Actually, si Tupac ang ano rin eh. Si Tupac din ang cook namin sa bahay. All around talaga. So, lettuce, arugula, puso ng saging, gabi. Ano pa yung makukuha natin sa farm? Yung mga ano, yung mga ibang pechay na pang ano, doon pechay, yung mga talong na yung pang sarili lang natin. And then eggs. So for 90 days, kasi minsan lalo na yung soft drinks, ano eh. Hindi kaya maano, masyadong maganon to. Magulo yung ano. Ilagay mo kaya doon sa ano, doon sa stick natin. So parang matagtag eh. Eh hindi naman tayo naka-professional. Bayan ng ano ng ikilikit nung ko ikilikit mo yung selfie kung masyado mahaba sleep ikilikit huwag naman sobrang mix. Okay, tayo na ulit. Yan, so yun ang mga ano, yung 90 day challenge, and I'll document it and I'll show you yung paano gagawin. Ang ano ko is from 210 pounds, I'll try to lose 25 pounds. So hanggang 185 okay na ako dun. Hindi naman middle weight yun, ano ba yun? Lightweight. Light sa UFC. So that's my aim. Well, syempre hindi lang naman 70% sa pagkain yan, 60% kung ano yun. So syempre ngayon sa laki ko, sa bigat ko, I don't have the right to teach, you know? But before, when kumakarera pa ako sa bisikleta, sa swimming, sa triathlon and Ironman, yung race weight ko is around 153 pounds. So parang halos ano, nalagyan ako ng isa pang bata. Kasi from 153 to 210, so that's around, you know, I accumulated when I stopped doing triathlon in 2015. Pero nag-shoot up lang talaga ng todo yan nung ano, when I went to the gym, tapos mabibigat yung binubuhat and then tigil and all. So, you know, bumigat yung muscle, bumigat yung ganyan. But that's what I want to achieve. Number one, I want to prove to myself na kaya ko pa rin gawin yung ano. I mean, of course, very busy yung schedule, hindi na kaya. Hindi na kaya yung dating ginagawa because full-time ako sa work ko sa freight forwarding, and then tong farm in development, then yung sa suka. Ang dami kong ginagawa sa isang araw, grabe. Like seminars and ano, and then pagpaplano. So pati lunch break ko, pati yung mga meat breaks ko, ginagawa ko, pinag-aaralan ko yung sa YouTube, how yung pag-edit,
yung content, the title, and all. But of course, you know, this is good. Kaya pa naman kasi sanay naman ako sa trabaho talaga kahit nung nagsisimula pa. So, ikaw Tupac, nakikita mo pagka yung nandun tayo sa ano, sa bahay, ano yung palagi kong mga nakikita mong ginagawa na hindi tayo gumagawa ng suka, ano pa, nag-aaral tayo sa YouTube University. So yun si Tupac, gagaling na rin yan, nag-aaral din yan ng ano eh, yung paghawak ng camera eh, tsaka si Hellboy. Hellboy ikaw? Pa. Anong mga natututunan mo na dun sa ano, yung mga paghawak ng camera? Ano po, hindi po siya medyo magalaw, tsaka dapat sa iba't iba din pong ano, mga view ang hindi lang po yung mga tao lang po yung kunukuhanan, pati po yung mga view. O, akala ko ba English tayo ngayon? So, what will you do? May tutok-tutok, may ka... Ayan, eto malapit na po kami sa ano, from Calamba. Pasok na kami ng ano, ng Los Banos. Los Banos na ba ito? May mark na ba na Los Banos? Wala pa, no? So, ano nga lang. So, I think we're in Los Banos. Ito na yung ano eh, Makiling. Sige, ipakita mo muna yung dinadaanan natin. Malapit na tayong dumaan dun sa ano. Dito po kami kay Edward Lambat. Ito po. Kaya lang sa loob niyan, ay, sa loob niyang ano, yan. Doon po sa taas, doon kami kumukuha ng lambat kay Edward Lambat. Sa, dito sa ano, Calamba o Los Banos yan. So, high quality, tapos napakamura, ang daling kausap. Makita nyo siya sa Facebook, Edward Laksamana. Okay, so saan ba itong ano, yung marker ng ano, Los Banos? Di ba na-miss out na natin? Sakit ba sa kamay, Tupac? Okay, yeah, it's an hour in Los Banos already. Mamaya pagkano papakipakita mo yung Mount Makiling. So yan, so hopefully maging successful ako, magbigay kami ng ano, ayan Los Banos. So ayan, we're now entering Los Banos National Park Zone, Makiling. Yan. No. Yan yung mga isang mga Los Banos. Pero syempre, mga favorite namin, ano eh, Binyan, Laguna, and Siniloan, kasi tiga doon kami. So, yan. Ito na yung ano. Pakita mo ng konti yung ito, baba yata ng Mount Makiling yan eh. Subukan mo nga, Tupac, yung pagpipindutin mo lang yan, kung okay lang. Yan, pwede naman pala eh. Hindi nag-stop. Ha? Hindi nag-stop. Yan. So, ito, very scenic. Pero as we go, mas mga scenic pa yung mga view natin. Siguro, medyo magiging matagal itong ano natin, itong episode na to. Because maganda rin na makita nyo yung ano eh, yung mga magaganda Laguna. So, today is Friday. And vacation leave para mahaba yung weekend ko. Um,
ano rin naman ako doon, part owner ako ng company. Yung aming ano, yung Star Concord. Kaya lang, syempre may mga partner kami na from Taiwan and from the US. Eh, ayoko naman na parang abusado na, you know, ayoko naman maging abusado. So, I respect the partnership. So, nandun ako. Pag nandun ako, nagta-time in ako, nagta-time out ako. Siyempre kasi, para sa mga kasamahan na sabi nga nung CEO namin, the discipline should start from the top. So, bilang presidente ng company at yung partner ko si Nancy, yung GM. So, we do that. We, nag-ano kami. Nag-timing kami and time out. And then, we respect it. So, yeah, ganun naman yung ano eh. So, sana masuportahan nyo ako sa ano, sa aking farm at sa sukaracha, sa aking mga papaya pala, ano na, ano? Kilala nyo na yung main buyer natin, sino? Tito K. Excuse me. Tito K. So, yan. So, si Tito K, minay niya na lahat yung ano namin, papaya. Siguro meron kami mga konting papaya na pwede, no? Ay, ito yung dati kong negosyo, yung tracking ng basura, oh. Ayan. So, si Tito K is from Qatar. He has a place, he has ano, in nagpapa-export din siya ng papaya going to Qatar. Pero yung sa akin, sa ano muna, sa Balintawak. So, kumuha siya ng mas malaking tindahan and then yung Grace Forest Farm na produce, mapupunta doon. So, nagpapagawa na kami ng ano, ng karatula na the produce of Grace Forest Farm and yung kay Tito K na place, yung Kasanga, yung Santos, you know. Ilalagay lahat yung produce namin, yung ibang sili namin, kung ano man yung may poproduce namin na prutas at saka yung mga ibang gulay. So, in other words, parang meron na rin Grace Forest Farm sa na makukuha nyo na rin yung produce ng Grace Forest Farm sa Balintawak. So, once na makuha namin yung detalye, i-announce rin namin yun. Eh, maraming salamat sa, ano, sa mga buyers namin, sa mga customers namin sa farm. So, number one sa amin yung for our lettuce, arugula, basil. Yan, ano yan. Sa Dajani's yan. So, the Johnny's, the best Italian restaurant. So, meron sila sa Alabang, sa Westgate, and then sa BGC, sa land, yung sa Melanders. So, if you want to, meron magdi-dinner kayo, lunch, or, you know, a very good Italian restaurant. Si Mr. Gianluca Grichelli who supports our farm very much and the other farmers. So, meron din kaming mga ano gagawin. So, yung mga ibang vegetables nila, they will do sa mga neighboring farm namin na yung hindi masyadong malalaking farm, yung may mga tanim, doon siya kukuha ng mga ano, ng mga bawang, yung broccoli, cauliflower. So, yun yung inaarin siya because that man has a really kind heart. So, yeah, and he supports us. So, when yung first nga na ano namin eh, yung first na first few weeks na nagsusupply kami ng lettuce and arugula, ano, first few weeks, ano, sabi nga niya, sabi ko, we hope that you can continue to buy from us because it's a big help for our farm. Sabi niya, well, for as long as there are people eating salad, we will get lettuce and arugula from you. So, sobrang taba ng puso namin sa Grace Forest Farm. So, yeah, those are the things na mga inaayos namin. And then,
yun nga, yung kay Tito K, yung mga buyers namin. So, yung kalamansi, we have 2,300. Ang tinanim actually namin 2,450. Pero ang nag-survive lang is 2,300 kalamansi. Yan, ewan ko lang kung kukunin. Sana, Tito K. O, sabihan mo na, ano, bentahan mo na Hellboy, si Tito K. Yung kalamansi natin. Ano na ang kalamansi eh. Para maraming tayong kita. Antok na ho yan. Ngayon lang ho yan na... Ngayon lang ho yan, ano, gising sa biyahe, yan ho talaga, pagka nakasakay sa sasakyan, ano, tulog. Medyo hindi masyadong traffic, ha. Ayan. Matawag si Karen, ha. Okay lang, sige lang. Tawagan ko si Karen. Hindi sumasagot. Nasa work yan eh. Busy. She works at BMW sa motorcycles. Yun pa nga pala. Isang feature namin. Ano? Wala. Hindi sumasagot. Baka nasa meeting. Yung ano. We will have some guests. Nakamotor kami. Because we are also riders. Me and Karen, we're riders. So, she rides a BMW, a ride at KTM. Meron kaming mga before grupo. Si Karen is with, ano eh, with the Litas Manila. So, sila yung, ano, mga magandang group ng mga puro, ano, mga women, ladies, lady riders. So, sila Gaki, Moto, sila Erica, Riza. Ito, ito si Karen. Hello. Hi. Hi. We're ano eh, we're travel vlogging. Oh. Say hi. Sorry. It's alright. Say hi. Wait. You're not on video. You are on video. So, you are, yeah. Ano, Yeah. Tanggalin mo yung mask mo. Huh? Tanggalin mo yung mask mo. Say hi. Hello. Medyo maaraw eh. Yan. Yeah. So, susunod siya mamaya sa farm. So, I was telling them about the 90-day challenge, no, in to lose 25 pounds. And ano, so you were calling, what are you gonna say something? Oh no, I was just gonna say hi. 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 Yeah, sabi okay. Ko nag-work sa BMW sa motors, BMW motorrad motorcycle. And then I also just said that ano, we're gonna show them pag nagmumotor tayo going to the farm with some of her friends and then yeah. To the farm. But this one today, what I'm trying to do is like showing them the route going to the farm. So yung mga dinadaanan, the beautiful sights, the beautiful ano. So aside from that, pinapakita rin namin yung isa naming tulog na kasama. Pakita mo. Ay, gising pa pala si Hellboy. Naabangan namin mo tulog. Si ano? Si Bjorn. Pakita mo si Bjorn. Si Bjorn. Tulog sa kamay ko yan. Takpan muna natin mukha ni Hellboy. Si Karen muna. Natulog muna ako. Okay, so busy day today. It's a Friday. So... Hello? Oh, wala. Are you still there? Nag-ano, mahina talaga signal ng... Toot! Wala. Okay, sige mamaya na. Okay. So, eto na. Ginagawa namin. 90-day challenge. To lose 25 pounds. Pakinan nga ito. Ayan.
Yung daming mga ano. So, ito, mag-a-approve ako sa... Mag-a-approve ako ng mga check. Yun lang ang maganda sa mga ibang banks now. So, you can sign a check via ano, yung app. Ito lang, sandali. Medyo mahina yung signal. Makita mo kung gaano karami. Joke lang. So, yeah. Isang pindot lang. Approved na yung check. So, that's how convenient life is now. So, yeah, we plan also yung ano, yung pag-ride going to the ano, going to the ayan papuntang ano, papuntang Makiling. Dito lang naman traffic. Pero you know, like ito lang yung tingin ko na iiwan yung Laguna. Walang problema sa First District, San Pedro, Binian, Santa Rosa. Ay papano Cabuyao and Calamba hanggang Second District, because meron silang ano yung expressway in the middle, kasi ang expressway ng ano parang siguro pwede na makinabang yung San Pablo, yung mga iba via Tanawan and but these beautiful places like yung Bae, yung Pila. So wala talagang expressway eh. So that's also some challenge, but you know, yun lang ang traffic sa Los Baños sa papasok ng UP. Pero other than that, maganda naman yung travel at saka nagwo-widening din. So gising pa ba? Kasama natin, Tubbs. So, we are now palampas na kami ng Los Baños. Papunta na tayo ng Bae. Eh, alam mo yung nakalagay ba ang ano? Nakalagay na arc yung Bae. Parang wala, ano? Hindi ko alam kung Bae o Bae. Kasi ang but looks like it's Bae. Bae Laguna. Because siguro of Laguna de Bay. So malapit na tayo dyan. Ayan. Welcome to Bay. Observe traffic rules. So ano yun? Bay, Bay, Bay. Bay Laguna? Bay. Alimitan tawag nila Bay. Bay. Pero ikaw, ano Elboy? Ano tingin mo? Ano nung nakita mo yung nakalagay? Bye naman. Tiga Cebu siguro yung nagpangalan eh. Ayosin ang ano eh, pagkalagay eh. Yan. So nandito na kami sa Bae. Bae. So paglampas ng Bae, Victoria. So doon naman kami kukuha ng ano, ng aming seeds kay Bosiel. So titingnan ko kung meron na silang yung order ko na seeds na arugula and lettuce. So this one, kung makikita mo, ayan yung Santa Cruz, and then pag kumanan ka yung geothermal. So yung ano, parang Philippine geothermal, yeah. I don't know kung yung Philippine geothermal. Doon din kami nagsishortcut pag traffic dito. So yun ang mga, kaya lang, pagtanawan, minsan traffic din. So, ipakita mo to. Saan to? Ipakita mo. Yan. So, yan yung kanila. Papunta sa poblasyon ng, ano, Bae. So, tupak pagkano, makikita mo mamaya yung mga dinadaanan nating mga bukit, yung mga, ano, pakita mo rin para... Kasi yung iba, hinahanap nila minsan yung mga biyahe na ano eh, na sa atin na. Pinapakita, maganda yung nakikita nila yung talagang probinsya. Yun lang naman,
ang advantage ng halimbawa bumibiyahe tayo, bumibiyahe kayo dito sa Laguna, makikita niyo yung nandun pa yung talagang touch ng probinsya. Kasi pag ngayon, you know, like pag nasa Startle ka sa mga TPLX, talagang expressway, pero kita pa rin yung mga ano naman, di ba, yung mga bukit. But this one, pwede kang tumigil sa mga karinderya, sa mga mamaya. Okay ba sa inyo? Binalot kakainin natin? Ha? Ano yung uwi mo sa ano, kay Papa, ano mo? Kay Papa Jun the Veggie Man. Sauce, okay. Yung iba, hindi pa nila alam yun eh. So, paliwanag mo nga, Elboy, kung ano, ang chokes to go, ano yung chokes to go? Ang chokes to go, masarap, kahit walang sauce. Okay. Ang sauce to go, masarap, kahit walang manok. Yun, so yun ang kakainin ni Elboy. So yan, eto, ito pakipakita mo yung bilihan ng mga bulaklak. Yan, dito ho, sabay magsasawa kayo lahat ng mga halaman para sa mga plantitos, plantitas. Yan, minsan dyan din kami nabili ng mga ano eh, mga ibang bulaklak na nilalagay namin sa farm. Yan. Huwag masyadong nakaganya para hindi mahilo yung nakaharap lang. Baho niyan siguro mga 3 kilometro. So meron kung naghahanap po kayo ng mga ano yan. Tapos malapit na ba tayo? Ayan, marami rin ng mga ano yan, kamayan, palaisdaan. Pero ang favorite namin dito yung escargot. Hindi yung escargot. Escargot ibig sabihin ano, ano yung sabi ni isda, karne, tsaka gulay. So, hindi ho mali yung spelling nila ng escargot. Yung escargot nila, ibig sabihin isda. Karne at gulay. So, yan. Isang linggo, meron ho kaming ano, stabilizer, yung tingil natin para mapakita natin kung gaano kaganda yung ano, yung mga dinadaanan natin. Hindi nila masyadong ma-appreciate eh. Sige, hanap tayo ng spot. Pagsanghan. Pero ayan, malapit na ba tayo sa Iskargo? Malapit. Ha? Malapit. Dahan-dahanin mo. Ayan. Dahan-dahanin. Yung mga scenery. Nakikita kaya nila? Asa ba Iskargo? Pero hindi ho kami dyan kakain ngayon kasi ita-timing namin na makarating kami doon, parang brunch na sa pagsanghan kami kakain ng binalot para diretso na kami ng trabaho kagad. So yan, nandito yung mga garden supplies. Ito, dito, tupako, kita. Ito na rin si Tupac po. Ayan. Tapos dito sa kanan, subukan mo rin ipakita. Ayan ang escargot. Yan na ba yan? Ayan. Ito po, favorite namin itong escargot. Ayan. Hindi ko kami kakain dyan, pero meron silang ternat.
partner na Thea. Nas na ano. Yan. Ah. Yan. Subukan niyo yan. Napakasarap po dyan. Tsaka mababait pa yung mga tao. Ayan, pakita mo yung ano. Yan, yan. Yung greenery. Yan. Yun. Doon. Ha? Yan. Yan mo yung mga makikita niyo dito. Pagka papunta na kayo. Ito naman, nag-approach na tayo sa ano. Pagkatapos ng bae, ito naman, Victoria. Siguro pwede mong ilag malayo. Parang malayo. Lagyan mo, lapitan mo na. One na ba yan? One? Lapit na. Eto yan. Pakita mo yan. Bayan ng Victoria, Laguna. Bayan po nila, ano? Boss Bertlina. Mga nauna ho sa amin yan sa freight forwarding. Yan yung mga malalaking freight forwarder. So, nandito tayo sa Victoria. Pero pag kumanan, nandito, andito na yung kabilang side. Papuntang mga, ano nga ba yung mga bayan dyan sa kanan? Yan. Yung aming supplier. I'm not your... Oh, boss. May arugula ka pa ba natira? Ah, wala? Pa-order na lang ako ng ano, yung iba hindi maganda eh. Ha? Ano na? Kumusta ba yung tanimong kayo? Hindi kinain ng ano eh, ng mga uod. Gusto-gusto ng uod eh. Hindi ka pa nag-i-spray ng ano eh. Nag-i-spray ako pero organic eh. Pagka, kaya nahirap talaga magpalusot pagka ano. Hindi, yan. Yung particular na yan. Tsaka yung ano. Kaya na, ngayon, nagawa na namin yung ano namin. Yung greenhouse namin. Kaya, okay na. Order ako, siguro. Yung arugula. Mga, magkano nga pala yung ano natin? Tanda mo ba? Yung isang lata? Hindi ko tanda eh. Order mo na lang ako ng mga ano, kahit mga limang lata. Ah, lata ba yung arugula natin o ganyan? Parang lata eh, no? Parang lata. Text, i-message mo na lang ako. Ano yung magaling mong ano? Arugula? Oo. Tapos mga po. Arugula, oo. Anong ginagawa? Anong magandang? Limang lata. Limang lata. Text mo ako kung magkano para ano. Yung ano? Yung tawag doon yung... Ano yung ano mong ano? Pang trips. Yung trips at saka yung pang ano, eka, spider mite. Pag-remake. Sabihin niya? Ibang panggamot niyan? Sige. Ito kanya-kanyang kalayaan. Okay. Hello, sir. Good morning. Para sa papaya. Meron kayong ano? Yung Red Lady? Ah, wala pa? Magkano to? 975. Ito to? Kaya pagaling yan sa mga tricks. Hindi, sa ano? Spider mite. Spider mite isa. Pang papaya. Yung basta yung organico, yung mga... Pero... May organico dyan, puntisay. Ano? Kasi kalimitan talaga sa gulay, lalo pagka ganyan ulan ng ulan. Sa ulan, oo. Kakasakit. Pugos. Patingin niya. Ito, palagi kita binabanggit sa ano namin eh, sa YouTube channel namin, Yel eh. May malaki ka niyan? Ito, organic kung design. Organic? Oh, ayos ah. Okay ah. Magkano? For... Isama mo na. Magkano ba to? Anong bibili?
Magkano to? 975 sa dito. 475. Tihulo ko na sa ano. Ay. Saan yung telepono? Ah, sige, hindi. 475. Saan mo muna ka-tapit? Okay lang ba? Ipakilala kita doon sa ano? Sa YouTube channel namin. Ito, dito kami namimili sa Nidex, si Bosiel. Yes, yes, yo! Yan ang, dito, sa, bali ano to, no? Barangay Bangka-Bangka. Barangay Bangka-Bangka. Kilala siya sa lugar na Balete. Balete, anong bayan? Victoria. Dito sa Victoria, basta buong Laguna, dito kayo kay Bosiel bibili. Ito na ba yung suklik ko? Ah, meron ba? Yan. Alos magdadalawang taon mo na rin ako suki, ano? Nung simula nung binuksan ko yung farm ko, eh. Talagang lipang na lipang ka sa farm, ha? Ano, na-harvest na kami ng papaya. Ano na kami? Naka 1,400. Red Lady tsaka Red Royal. Pero abangan mo yung sa East-West, yung kulay dilaw, yung pang solo, maganda. Sige, boss. Okay. Anong pangalan po sa YouTube channel? Ano? Farming with, ano? With Tyron and Karen. Ayun. Ayun. Palagi kita nababanggit dun. Sige. Thank you. May bibili ko ba sa Lompas? Ayun po. Kaya bibili na po. Ha? Nag-bucket. Bili ka na. Ayan. Ito. Nandito na po tayo sa Pila. Yan, I love Pila. Tapos, ito yung mga bilihan ng mga antik ko. Ng mga furnitures or what, may reflection eh. Ito po si ano, si Tupac, naglalagay po ng ano. Ano, sa Lompas. Kasi, nag-training sila ng ano eh. Nag-training sila ng boxing. Nag-training kami ng boxing. Yan, mga 2 times na week kami nagte-training ng boxing para ayan, pagtanda ko, ayan na yung mga bodyguard ko. ito, ano na tayo? Ayan, East Louisiana, Pagsanjan, Sta Cruz. Okay? So, siguro ang ano natin, medyo mahaba masyado siguro to. So, we'll, ano, until ma-reach natin yung, ano, yung Sta Cruz. Tignan mo yung mga nandyan, yung mga magaganda rin. Ito pa. Yung bukid. Tignan mo sa kanan. Yan, ho. Yung mga, puro ganyan, ho, makikita nyo dito sa Laguna. Sana, wala pang masyadong, ano pa, huwag masyadong mabilis yung industrialization. Maganda rin na, you know, na Laguna can like maintain industrialized at the same time, ano, yung agricultural. So, yan yung perbayan. So, yung Pagsanjan. Tourism and ano, tourism. Ano yan? Tubak. Ha? Ano na? Atiin yung ano? Sa Lompas? Ito yung kuchilyo. Para hindi sayang. Alam mo? Okay, pakita mo to. Ano to? Yan yung papuntang poblasyon siguro. Ano? Baka mamaya pag trabaho, oras ng trabaho, tsaka ka matutulog. Ano ha? Helmo ya, trabaho tayo ha. So nandito pa rin kami sa ano, sa Pila. So pag naman walang traffic, coming from Nuvali,
mga 2 hours, 2 hours 15 minutes yung biyahe namin papunta sa farm. Pero pagka rush hour, naabot din kami minsan ng 3 hours. Pero andyan, marami kang makakainan, mga native food, mga ano, mga fruits, fruit stands, ang daming, sobrang daming fruit stands. Ano yan, parang anin yan? Saan mo nalagay? Sa baraso ka na? Pakita mo ulit yung mga ano, dadaanan natin mga bukid. Tsaka yung mga tindahan ng kawayan. Pabaliktad mo. Ayan, mga kawayan. Ito, mga bukid. Makikita mo ito, mga magsasaka. Ayan. Mga kasangga namin magsasaka. Ayan. Ayan. Mga farmer heroes. Kalimutan natin magpakarga ng gasolina. Okay, so ano na ito? Ito yung mga masasarap na restaurant dito eh, yung yakiniku. Pero syempre, pag nandito ka na sa area na to, maganda yung mga native na yung makainan natin. Gumagana na kaya yung mic natin? Ano kaya mamaya matetesting natin, no? First time natin ginamit ito. No? Hindi naman natuloy yung isa natin eh. First time mo namin gagamitin yung mic namin. So, mga sir who suggested and ano, maraming salamat. Ito, Sta Cruz. Ano ka muna? So, we're now entering Sta Cruz. Ito yung pinaka-center dito sa area na ito. So, yung Kapitolyo. So, eto. Yan, halo na rin yan. Industrialized and ano. But mostly, agriculture. Marami pa rin agriculture. Okay. So, siguro, pagpahingayin muna natin sila. And ituloy natin sa susunod natin yung mga biyahe naman natin papunta na doon sa Pagsanjan, sa Lumban, sa Kalayaan, which yung mga scenery makikita nyo mas paganda ng paganda, lalong lalo na papunta doon sa amin sa farm yung Siniloan, of course isa sa pinakamagandang bayan, at saka sila ang pinaka rice, sabi nga ni Bosiel, pinaka rice sufficient, no? Yung binibila nating agri ano, yung agri supply. So, tsaka eksakto nakakota yung organic na fungicide. Yun yung mga kailangan talaga ng halaman pag umuulan. So, okay. So, siguro thank you very much sa inyo sa continuous support nyo sa aming channel Farming with Tyron and Karen, and of course with the Happy Farmers. We appreciate it. Nakapasok na ho kami sa ano. Meron na po kaming 1,400 subscribers at 70,000 views, and meron na ho kaming 4,400 watch hours. So hopefully we become ano, a YouTube partner na. So maraming salamat to sa ano, sa pagsuporta niyo sa amin, sa akin, sa kay Karen, Tupac, kay Hellboy, kay June the Vegeman, our farm manager, and the rest of the Chris Forest Farm crew. So this weekend is gonna be really good farming ng. Marami kaming mga gagawin, and we will try to film everything that we will do because very exciting in the farm. Siguro, I don't know kung si Mystery Contractor kung pupunta dun, but you know, alam mo naman yun, very mysterious, pero yeah. So thank you very much everyone. Paalam na kayo, Tupac, Hellboy. Oh, please like and subscribe.
Ano yung nakalagay sa ulo mo? Ayan, masakit siya. Masakit ulo mo? Ano yan? Pakita mo nga, tubak. Meron mo siya sa lumpa sa ulo. Yan. Okay, o tubak, paalam ka na. Paalam na po. Mag-abangan niyo lang po ang susunod namin video. Lagi po kayong naka... subscribe sa aming channel. Yes, like, subscribe, and please comment. And, oh, bagong lahat, eh, paalala nyo naman sa kanila kung ano yung pinakamasarap na suka. Ano? Oh, kahit di kayo sumigaw, kahit simple lang. Sukaracha! Dali, Hellboy! Sukaracha! Ang suka mo, papakuracha ka. Yeah! Yeah! Okay, so... yung distribution po namin ng sukaracha, may mga malapit na pong mga places na restaurants and mga grocery stores that ano sa ano po sa Binyan, sa BF yung ano yun, magagalit sa akin si Nancy versus anyway, sa mga susunod na vlog, sorry. Basta thank you for supporting our channel and we love you all. Thank you.